Hello YouTube, papakita ko sa inyo ngayon itong bago ng KZ. Ito yung KZ Zest. Tapos ang pag-usapan natin ngayon, itungkol dito sa IEM na to, tsaka tungkol dun sa issue ni Delta. So, mag-review muna tayo tungkol dito sa Zest. So, yung mismong IEM na to, ang driver daw niya is 12mm na dynamic driver, tapos isang electrostatic dynamic daw. Tapos yung nakuha ko, meron siyang mic. Tapos yung specification sa likod, tingnan nyo na lang. So, unbox lang natin siya. Tapos, mabilisan na lang to. Hindi natin ito papatagalin pa. So, yan, yung mismo IEM. Yung cable niya, yung manual. Yung ear tips niya, yung... ito dito. Yan o. Yung katulad sa DQ6, medyo okay yung ear tips na yan. Tapos ito yung mismong cable, kapareha sya nung Zazas kung natatandaan nyo. Yan, 8 core na cable. Yan yung splitter nya. Yan yung ano, mismong mic. Tapos yung ear hooks, yung pin. Tapos ito yung mismo IEM. So yan yung shape nya. Naalala ko dito yung ano, KB Ears Aurora, pero syempre mas maganda yun, pero yung shape lang. Tapos resin type. Tapos yun yung mismo nozzle. Yan. So doon tayo sa tunog. Mabilisan na lang to. Para sa akin yung tunog nito, kung naalala niyo yung Zex, parang ito dapat yung Zex Pro, kasi yung tunog niya mas malapit siya dun sa Zex talaga. Yung original, yung unang-unang Zex. Parang ganun yung tunog, parang upgrade siya ng Zex yung tunog nito. Yung bass niya, ma-bass siya na medyo thick, tapos yung mids, meron siyang mid-bass bleed. Yun. So, pero hindi naman siya ngongo na ngongo. Medyo blurry, pero may kapal yung bass nito. Tapos yung highs niya, wala siyang sibilant, pero kulang siya sa details. Yan. Pero sa presyo niya, ang presyo ata nito nasa 1,500. Para sa akin, okay. Mas gusto ko pa rin yung DQ6S kasi mas may detalye 'yon, tapos mas mapunch yung bass noon. Kung bass heads ka, mas pipiliin ko yung DQ6S kaysa dito. Kasi parehas naman din sila mabase eh. Tapos, dun sa issue ni Delta, regarding dun, ang masasabi ko dun, totoo yun. Totoo na, ngayon ko lang din nalaman, ngayong araw na to. Itong araw na in-upload ko tong video na to. Totoo yung, ano, yung sa mga driver na, kuwari, magbi-build si KZ ng driver ng IEM. Hindi lahat ng driver gumagana. So paano ko nalaman 'yon? Secret na lang kasi syempre. Pero yung information kasi na 'yon, legit talaga. So 'yon. Ano pa ba masasabi ko? Wala, basahin lang. Legit yung sinasabi ni Delta. So kung bibili kayo ng IEM, tapos ayaw nyo na ganun. Actually ngayon ano eh, wala naman pakialam yung tao kung one dynamic driver yan, kung ilang DD, kasi may mga IEM na 8,000, 3,000, isang dynamic driver lang sinasabi nila. Wala naman halos pakialam yung tao dun eh. Ang pakialam ng tao kung ano yung tunog, di ba? So ba't kailangan nila magsinungaling sa tao? Yun lang yung pangit dun. So, ayun. So, baka ito na yung huli na KZ na i-review ko. Pero, hindi natin alam. Pero, yun nga. Sana maglabas sila ng statement. Explain nila. Pero kung mag-explain si KZ, tapos sasabihin nila na si Delta nagsisinungaling. Hindi totoo yun. May dahil lang kaya ako nag-review ng Tagalog. Tagalog yung review ko para hindi nila maintindihan. Para tayo-tayo lang. So, yun. So hanggang dito na lang yung video natin. Kung may mga tanong kayo, comment nyo na lang sa baba.
Thank you for watching and don't forget to subscribe. Bye.